Hello guys! We're back for another interesting video. Ginawa namin tong video na to guys dahil marami ang nagtatanong sa comment section kung pwede ba ang maliit na puhunan para makapagsimula ng bigasan business. At sa video na to guys ay magbibigay kami ng advantages at disadvantages kung magsisimula kayo na maliit ang puhunan or kung magsisimula kayo ng malaki ang puhunan. At sa dulo ng video na to guys, ay sasabihin namin kung ano nga ba yung may i-recommenda namin, yung maliit o yung malaki ang puhunan. Kaya tapusin niyo yung video na to guys para wala kayong ma-miss na important information. Magkano nga ba ang kapital sa bigasan business? Para sa amin guys, walang specific amount sa pagsisimula ng bigasan business. Yun ay nakadepende kung magkano nga ba yung kaya nyong isugal sa pagninegosyo. Kagaya ng laging sinasabi sa mga videos namin na hindi guaranteed ang pagninegosyo. Kung minsan malulugi ka, kung minsan naman ay kikita ka. Kung malugi ka naman sa negosyo ay huwag kang panghihinaan ng loob kasi lahat naman ng negosyante ay dumadaan sa ganong failure. Ang gawin nyo lang guys pagka nalugi ang inyong negosyo ay kapulutan nyo yun ng aral at magsimula ulit ng panibago. Kaya dun sa puhunan guys, ang isugal nyo lang ay yung kaya nyong mawala para sa inyo. Para pagka meron pa kayong panibagong venture ay makakabangon agad kayo. Base guys sa experience namin, meron kami mga customers na nagsimula lang for as low as 5,000 pesos. Pero hindi sila kumukuha ng pwesto ah. Yung bigas na inaakat nila sa amin, tinitinda nila sa bahay lang nila. Tapos yung iba ay tinitinda nila sa mga kamag-anak nila. Tapos yung iba naman ay kumukuha sa amin para mag-supply dun sa mga subdivision. At yung iba naman ay nagsusupply sa construction sites. Ang mahalaga kasi sa negosyo guys ay napapaikot nyo yung kapital ninyo. Tapos nire-reinvest nyo kung ano man yung kinikita nyo sa negosyo. Hindi na baleng maliit na puhunan yan, basta consistent kayo sa pag-reinvest ay lalago at lalago ang inyong negosyo. Magbibigay kami ng advantage at disadvantage ng maliit ang puhunan. Ang unang advantage ng maliit ang puhunan ay kung malugi man ang inyong negosyo, ay hindi masyadong masakit kasi maliit lang yung ipinundar nyo dun sa negosyo ninyo. Kaya dapat guys, kung magsisimula kayo ng negosyo, huwag nyo munang i-all-in doon yung lahat ng savings ninyo. Kailangan meron kayong matitirang portion para sa panibagong venture kung hindi man mag-click yung inyong negosyo. Ang pangalawang advantage guys ay wala kang iisipin na monthly expenses. Kasi yung mga kumukuha sa amin guys na nagsimula ng maliit na puhunan, tinitinda nila sa bahay lang nila. Kaya wala silang iniisip na monthly rent. Wala silang iniisip na bayad sa tao, wala silang iniisip na bayad sa permits. Kaya yun ang maganda guys, kung simula kayo ng maliit na puhunan, pwede nyong itinda sa bahay nyo lang at pwede kayo magtinda via social media kasi yun yung usong-uso ngayon. Kaya pwede kayo magtinda sa mga social media platform. Ang disadvantage naman guys, kung maliit ang puhunan na ilalaan nyo sa bigasan business, ay mas mahal yung makukuha yung mga bigas dun sa supplier ninyo. Kasi guys, yung mga supplier ay nakadepende kung gaano kadami yung kukunin nyo sa kanila. Syempre, pagka mas marami yung kukunin mo sa kanila, mas makaka-discount ka. Pero kung ang kukunin mo sa kanila ay mas konti, syempre, iba din yung pricing nun. Kasi guys, kami as a rice supplier, ganun yung ginagawa namin eh. Mas binibigyan namin ng discount kapag yung kinukuha sa amin ay yung mga bultuhan, dun kami nagbibigay ng malaking discount. Proceed naman tayo sa advantages and disadvantage ng malaki ang puhunan. Ang unang advantage guys ay kapag malaki ang puhunan natin, ay mas mura nating makukuha yung mga bigas dahil nakabase ang suppliers sa volume. So, pag dami ng quantity ng kukunin natin, ay mas makakakuha tayo ng malaking discount dahil bulk order yung kukunin natin. Ang pangalawang advantage naman guys, ay kapag malaki ang puhunan natin, ay mas makakapili tayo ng madaming variety at makakapag-wholesale tayo sa mga maliliit na retailers. Just to share a story guys, ganyan kami nag-start ng bigasan business namin. Nag-start kami ng around 150,000, kasama na dun lahat yung capital sa bigas and groceries, yung materyales,
yung pwesto, yung mga gagamitin namin para dun sa bigasan business namin. As in, all in, around 150,000 yon. So, since madami nga yung varieties ng bigas namin, and nag-direct kami sa rice mill, dahil nga may enough kaming capital para makakuha ng madaming supplies, ay nagawa namin na makapag-supply sa maliliit na tindahan dito sa area namin. Doon lang kami nag-start, guys, hanggang sa lumawak na yung area na sinusupplyan namin. Kapag kasi malaki yung capital natin, guys, we have more opportunities. Gaya nung nangyari sa amin, nag-start lang kami sa nag-retail hanggang sa nakapag-wholesale kami, nakapag-supply kami sa mga maliliit na bigasan, hanggang sa kami na yung nagsusupply sa mga bigasan dito sa area namin at sa ibang lugar na malapit dito sa amin. Ang pangatlong advantage, guys, kapag malaki yung puhunan natin, ay makakapag-offer tayo ng competitive pricing. Since nakadirekta nga tayo sa supplier, and mas mura nating nakukuha yung mga supplies natin. So instead na mas mataas yung presyo mo compared dun sa mga kalaban mong nagbibigas, eh kaya mo nang i-offer yung mababang presyo lang. And kapag competitive yung pricing mo, mas malaki yung chance na maengganyo mo yung mga retailers sa area mo na sa inyo na lang kumuha ng mga supplies. Ang disadvantages naman kapag malaki yung capital, guys, ay mas mataas yung overhead cost or yung expenses natin. Kasi kailangan nating bumayad ng pwesto, kailangan nating kumuha ng mga permits, kailangan nating magbayad sa tao if ever meron kayong helper, and yung other miscellaneous kapag meron kayong pwesto. So yun yung isang disadvantage. Yung pangalawang disadvantage naman, guys, kapag malaki yung puhunan ay if ever hindi mag-work yung negosyo ninyo, eh malaki yung magiging impact sa savings nyo, or worse, wala na kayong fund para sa next venture ninyo. Gaya nga ng sabi nila, guys, do not put your eggs in one basket. In case yung mga unexpected things ay mangyari, eh meron pa rin tayong buffer. Kasi gaya ng lagi naming sinasabi, guys, ang negosyo, hindi yan guaranteed na mag-work 100%. Hindi natin masasabi na yung perang ininvest natin na malaki, eh madodoble yan or mag-grow talaga. Ang negosyo kasi, guys, hindi lang kasi yan nakabase sa luck or swerte. Kailangan talaga niyan ng dedication, hard work, and passion. So aside from sa perang ininvest nyo, guys, kailangan din talaga ng dedikasyon, or kailangan nyong mag-isip ng way para mag-grow yung negosyo ninyo. Ito ay sariling opinion lang namin, guys, at para sa amin, ang maliit na puhunan sa bigasan business ay nagre-range from 5,000 pesos up to 100,000 pesos. Samantalang, ang malaki ang puhunan naman, guys, ay 100,000 pesos pataas. Ano nga ba ang mai-recommenda namin? Ang maliit ang puhunan sa bigasan business o malaki ang puhunan sa pagsisimula ng bigasan business? Para sa amin, guys, may i-recommenda namin na magsimula kayo na maliit lang ang puhunan sa bigasan business. Dahil nasa trial and error stage pa lang kayo. Lalo na kung wala pa kayong background talaga dito sa klase ng negosyo na papasukin ninyo. Gaya nga ng sinasabi ng mga successful businessman, guys, na yung mga malalaking bagay ay nagsimula sa maliit. So, better start small, tapos unti-unti nating palaguin yung negosyo natin. And sana may natutunan kayo sa video namin for today. And kung meron pa kayong questions and suggestions, feel free to comment below para masagot namin on our next video. At kung interesado kayo sa extra income and business ideas, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's it for today! Bye!